Nakikilala ngayon ang volleyball player na si Alisa Bertolano ng UP Lady Maroons. Pero bago ito, nagsimula muna ang kanyang athletic career sa Taekwondo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Si Bertolano really kahit saan maaasahan mo, no? And I think she's still warming up. Neto lang UAAP Season 84 nang pumutok ang pangalan ni Alisa Bertolano sa larangan ng women's volleyball. Pero ang fighting spirit ng UP Fighting Maroon go-to player, hindi lang niya natutunan sa loob ng court. Thanks to her first love, Taekwondo. Balik na ang aksyon sa UAAP Season 85. Isa nga sa pinaka-aabangan ang Women's Volleyball Tournament. At para sa koponan ng UP Lady Maroons, expected to step up ang opposite hitter na si Bertolano. But before volleyball, her athletic career started with Taekwondo. Wala akong sponsor for Taekwondo. So, pinush ako ng cousin ko maglaro ng volleyball. Kwento niya, she was only grade 5 back then nang magsimulang mag-volleyball sa kanyang hometown sa Talisay, Bacolod. Nag-start ako as a setter. Pero mga kasama ko, mga boys, naglalaro kami ng mga liga, ganun. Tapos pinush ako ng cousin ko maglaro dun sa school namin. Mula sa mga ligang labas, inter-barangay leagues, UAAP, to being invited to train with the national team, talaga namang no regrets itong Negrense player sa napiling desisyon. Masaya po akong naglalaro ngayon. I'm happy po kasi syempre goal. Lahat nyo na narating ko ngayon is pinaghirapan ko talaga to. Nang matanong naman si Alay kung ano ang dapat abangan sa kanya, here's all that she's got to say. Uy! Season. I don't know, surprise! Sa ngayon, bukod sa training, pre-season tournaments ang pinagkakaabalahan ng Lady Maroons in preparation for these surprises they'll give us this UAAP Season 85. Tapang at talino, yan ang palaging bibit-bitin ni Alisa mapa-volleyball o taekwondo man. But the question is, hanggang saan siya dadalhin yan para sa UAAP Season 85? Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.